Daddy, sigurado ka ba na dito ang daan? Tingnan mo naman, mukhang gubat na to. Oo, sigurado ako, no? Kabisadong kabisado ko to. Madalas kaming napapasyal dito ng bata pa ako. Mami, natatakot ako. Ang duwag mo talaga, Mark. Huwag kang matakot, anak. Kasama mo kami. Tayo na at malapit na yun. See? Ito na yung bahay. Ang laki pala ng bahay. Mag-isa lang talagang nakatira ang Tita Rosa mo dyan? Oo. Simula kasi nang mamatay si Tito George, mas napili na niyang mamuhay mag-isa. Hindi din naman sila nabiyayaan ng anak, kaya kaming mga pamangkin niyang tinuri niyang sariling anak. Kaya madalas kaming pumasyal dito para hindi na malungkot si Tita Rosa. Yun nga lang, lahat kaming mga pamangkin niya ay nagsilipatan sa Manila para mag-aral. Matagal-tagal na din ang huli akong makarinig ng balita galing kay Tita Rosa. Kaya nga nagulat ako nang may matanggap tayong sulat na iniimbitahan niya tayo dito sa bahay. Ganun ba? Sabi mo, alam niyang darating tayo ngayon. Bakit patay lahat ng ilaw? Hindi ko nga alam eh. Nasabihan ko naman si Tita Rosa na ngayon ang dating natin at siguradong gabi na tayo makakarating. Halika, kumatok na lang tayo. Tao po, Tita Rosa. Si Troy po to. Tao po. Walang nasagot. Mami. Mami. May tao sa bintana. Daddy, yan ba si Tita Rosa? Ah, nandyan lang pala siya eh. Pumasok na tayo. Sigurado ka? Tita Rosa, kamusta po kayo? Pasensya na po kung sobrang ginabi na ang dating namin. Ang dami kasing stop ng mga bus ngayon eh. Buti naman at nakarating kayo. Tahimik pala si Tita Rosa, no? Halos hindi siya nagsasalita nung kumakain tayo kanina eh. Baka'y naantok lang. Sa totoo kasi niyan, makwentong tao si Tita, lalo na sa aming mga pamangkin niya. Ang laki nga ng pinagbago ng itsura niya eh. Hindi ko maalalang ganun ang itsura niya. Sobrang payat niya ngayon. Parang ibang tao ang kaharap mo. Ganun talaga. Ilang taon na nang huli kang nakauwi dito. Siyempre, tumatanda yung tao. Nag-iiba ang itsura sa kaugali. Siya, matulog na tayo. Siguradong tulog na ang mga bata sa kabilang kwarto. Sabi nila, sa mga ganitong liblib daw na lugar, marami daw nangyayaring kababalaghan. Kadalasan daw, ang mga maligno dito daw sa gubat nakatira. Ano ka ba? Bakit ka nagkakwento ng ganyan? Alam mo naman na matutulog na tayo. Totoo kasi yun. Carol?
nasa second floor tayo, di ba? Oo. May taong nakatayo sa labas ng bintana. Niloloko mo ba ako, Mark? Meron yung tao sa labas kanina. Whatever. Carol? Ano na naman? Sa likod mo. Kung tinatry mo akong takutin, well, I'm telling you, hindi effective, okay? Sige na, natulog na tayo. Good morning! Nagluto na ako ng agahan. Kumain na tayo. Mukhang masarap yan ah. Siyempre, niluto ko yung paborito mo, garlic fried rice saka garlic butter chicken. Medyo natagalan nga lang ako magluto kasi wala akong makitang bawang kahit saan. Buti na lang may nakita akong tanim na bawang sa labas ng bahay. Nasa na nga pala si Tita Rosa, hindi ba sasabay? Hindi eh. Masama daw yung pakiramdam niya. Mamaya na lang daw siya kakain. Hindi kayo dapat nandito. Carol, okay ka lang? Carol, pinatakot mo naman ako eh. Ano sinasabi mo dyan? Halika, laro tayo sa labas. Abnormal ba yun?
ginagawa mo? Sumama ka sa akin. Kahit anong mangyari at kahit anong makita mo, huwag kang sisigaw. Kung ayaw mong mamatay, maliwanag? Hindi ako makapaniwala ang aswang si Lola Rosa. Hindi siya ang Lola Rosa ninyo. Kung sino man yan, ay sigurado may masamang plano siya sa inyo. Anong pwede nating gawin? Bukas ng gabi, ay makikita ng nagpapanggap na yon ang hinahanap niya. Unahan na natin siya bago pa niya tayo maunahan. Makikita ng aswang na yon. Ready ka na? Oo. Huwag mo nang subukan magpanggap pa. Alam namin ang tunay mong pagkatao. Isa kang aswang. Dito na matatapos ang kasamaan mo. Wala na ba siya? Mag-antay lang tayo. Galing natin, Carol. Natalo natin yung aswang.
pinagsasabi mo dyan? Pwede bang matulog na tayo? Ang weird mo talaga. Nawawala si Tita Rosa. Wala siya sa buong bahay. Paano yan? Eh, ngayon yung uwi natin. Maiintindihan naman siguro niya yon kung hindi na tayo makakapagpaalam. Mga anak, nakapag-impake na ba kayo? Opo, ma. Tayo na?